Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Mileto. Yung time mula dito sa ating video reaction at sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Boss Balita TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, binalaan ng China, grabe, press BBM, inutusan na AFP pumalag sa 15 dash line, tubukan yung guhitan. At siyempre na natin kung lalaman ito. Sampu na po yung guhit hanggang doon na sa Taiwan Strait. Oh, mas mahaba na masyado. So, mataas ma iba na. Hindi na pinag-uusapan, with all due respect, hindi na pinag-uusapan yung 9 dash line. Huwag ka mabahala doon, General, kahit na 15 dash lines pa ilagay nila doon. Wala tayong pakialam doon sa pagsusulatan nila yung buong mukha nila, wala tayong pakialam doon. Tama din ang sinabi ni Senator Tulfo na parang sinasampal na Manila tayo. Hindi magawang mapalagpas ng Senado ang hindi matigil-tigil na kakapalan ng mukha ng China sa ating teritoryo ayon sa Senado. Hindi sila magtataka kung maging 15 dash line pa ang kunin ng China, dahil kung yung 9 dash line pa nga ay hindi na sila nahihiya na sabihin sa ating mga mukha yung 10 o 13 pa kaya, ay siguradong di malabong di nila ilagay ang guhit ng kanilang pagmumukha. Ang sinabi po nila, ang reply nila is number one, they also adhere to international laws. Pangalawa, binanggit po nila that they have a historical claim over the South China Sea. At yun po ay naka-indicate dun sa kanilang 9 dash line. And pangatlo, sinabi po nila that they do not recognize the 2016 arbitral ruling. At sinabi po nila na unacceptable ito. Invalid and unacceptable. So yun po yung reply nila. Alam niyo mga kabalita natin, no, sa ginagawa ng China na tila nga ba paglalagay ng mga dash line, no, 9 dash line, 10 dash line, hanggang 15 dash line, no, tila nga ba to isang hakbang o isang talagang halimbawa lamang mga kabalita natin ng talagang pag nanais ng China, masabi nila na kanila yung buong West Philippine Sea upang makaiwas, syempre kung may gawin man silang hindi maganda sa ating mga barko o sa mga barko na maglalayag dyan sa West Philippine Sea. Kung ano mang gawin nila, tila nga ba masasabi nilang kanila o parte nila to, parte nila yung West Philippine Sea na kung saan pinaglalayagan ng ating mga barko. Yan ang isa sa mga nakikita nating pwedeng maging dahilan nila mga kabalita natin upang makagawa sila ng hakbang, no, sa pinag-aagawang teritoryo. Sapagkat nga nakikita rin ng China mga kabalita natin yung ginagawang prehensya ng ating mga kaalyado mga kabalita natin, yung US, Japan at syempre yung Australia, na talagang handang tumulong at talagang sumuporta sa atin. Subalit nga ito yung kanilang hakbang upang utakan syempre yung mga ginagawa ng ating mga kaalyado, at para may dahilan sila, masabi nila na nasama pa nila yan at talagang gusto nilang i-claim na kanila ang West Philippine Sea at bahagi ng mapa nila yan. Upang iwas siyempre sa mga asunto na maaari nilang kaharapin, at talagang pag inatake rin sila may masasabi sila o may dahilan din sila mga kabalita natin kung bakit nila ginagawa yung pag-atake dyan sa West Philippine Sea. Ganyang katuso at kautak itong mga Chekwa o itong hukbo ng China, no, mga kabalita natin. At yun, tuloy na natin. Mr. Chair, Your Honor. Well, you can tell him, if you meet him, that yung historical claim mo, walang basis according to the arbitral ruling. Talaga namang hindi naman yun napatunayan that historically you are the only one fishing in the South China Sea. At the award also tell them that traditionally also, wala namang kayong mga naval forces dyan At saka wala naman kayong mga development o mga exploration dyan. So tapos na yung arbitral award. Historically, the 9 dash line was invalidated by the arbitral award. So wala silang masasabi doon. Pero tama ka doon sa sinabi mo, kailangan makatwiran ka. Openly, you have to tell them to their faces. Kasi akala nila, ganun-ganun na lang tayo In the same manner that I told the chairman of the International Committee when we met, sabi ko, nakita ko yung mga those words, big words in the Tiananmen Square. Meron silang giant billboard there. Respect, brotherhood, honesty, progress, coordination, humanity, charity, and blah, blah, blah. I told him, if we can make all these words as materials to build a strong fence,
deepen our country so that we can secure our relations into the future. So tinignan niya ako, kinuha niya yung pangalan ko. That's all that he did. But, pero tama, kinakailangan mga tuwiran tayo. General. Mr. Chairman, with the indulgence of Congressman Marco Deta, if I can just make a 30-second interjection. General Bronner, the latest map of the People's Republic of China is no longer 9-line. It is 10-line. Sampu na po yung guhit, hanggang doon na sa Taiwan Strait. Oh, mas mahaba na masyado. So, mataas ma, iba na, hindi na pinag-uusapan, with all due respect, hindi na pinag-uusapan yung 10-line na. They started with 13-line. In 1943, it became 11-line. And then it became 9-line. And then for this year, it's now 10-line. So, dumami na ho yung dashes. Thank you, Mr. Chairman. Huwag ka mabahala doon, General, kahit na 15-lines pa ilagay nila doon. Wala tayong pakialam doon. Pag susulatan nila yung buong mukha nila, wala tayong pakialam doon. Chinese militia hit and sack the boat anchored in Recto Bank. Ganon sila, General Browner. Magsasalita sila ng maganda, pero yung gawa nila ay kabaligtaran ang sinabi nila. What does it take to defend the country, General Browner? Sir, we need a very strong armed forces and also a very strong reserve force. But more than that, Mr. Chair, Your Honor, we also have to leverage our alliance with our ally, U.S. ally, and our partnerships with our like-minded nations. Dahil naniniwala po kami na hindi rin natin, kung tayo lang po ang tutugon nitong problema sa West Philippine Sea, we will not be that much successful compared to if we are cooperating with our partners and ally, Your Honor. Thank you for that answer. Tama yung mga kabalita natin, no, na kung saan nga eh, kahit anong gawin natin palag, no, no match mga kabalita natin, sapagkat nga eh, napakalakas na talagang eh, yung kakayahan ng China at syempre yung kanilang mga barko. Eh talagang eh, malayo sa ating kapasidad, no, dahil nga sa tulong at prehensya at lakas syempre ng ating mga kaalyado. Itong China, talaga naman mga kabalita natin, gumagawa at gumagawa ng paraan upang talagang tayo maitaboy at maialis nga dyan sa West Philippine Sea. At ito yung kanilang ginagawa ngayon, yung pagsasaad nila ng sarili nilang mapa, no? Na kailangan talaga rito mga kabalita natin ay panindigan na talagang tibayan talaga ng ating mga hukbong sandatang lakas at itong ating mga barko, yung sinasabi nating teritoryo. Sapagkat nga ito ay malinaw lamang na hakbang mga kabalita natin na isang pasimpleng isang malinaw na pagsakop o pagnanais na talaga ng China na maging sa kanila yung teritoryo na yan o yung West Philippine Sea. At talagang kailangan manindigan na talagang ipaglaban ito, no? Hanggat talagang nakikita ng China na pinaglalaban at naninindigan ng Pilipinas dyan, talagang hindi nila makakamkam o makukuha yung West Philippine Sea. At dahil nga, syempre sa tatag at tapang na ating mga sundalo, patuloy pinaninindigan yan. At talagang hindi talaga natin pwedeng isuko. Dahil nga sa lakas at pwersang meron sa atin nakasuporta, yung China ay tila nga ba nag-iisip na ng mga paraan upang talagang makabilog at talagang mapaikot syempre yung mga naniniwala sa kanila na talagang kanila yung West Philippine Sea at talagang hindi makakapayag syempre ang ating bansa na ganun-ganun na lang ang gagawin ng China, no? At tuloy na natin. In the discussion of the NTF-LCAC, which has won several achievements on our side, winning back rebels. At totoo po naman yun, talagang nakita natin the success on the ground of the NTF-LCAC. Tama si Senate President that with that NTF-LCAC, we were winning the minds and hearts of the otherwise rebels of our country. How do we win the mind and heart of China? Again, Mr. Chair, Your Honor, we have a diplomatic relations, economic relations with China. So, yung pong sa aming
sa side po ng armed forces of the Philippines, we also practice military diplomacy with all our neighbors and with all our partners. So kasama rin po dito yung Chinese military. Tuloy-tuloy pa rin po yung pag-conduct natin ng military diplomacy with them. In fact, yun nga po kagabi, doon sa affair ng Australian Defense Force, they invited all the military attachés into their ship, the Canberra, HMS Canberra. At nandun yung Chinese attaché. Nag-usap po kami kahapon, no? Because again, while these things are happening in the West Philippine Sea, we continue that military diplomacy with our neighbors, especially in the Indo-Pacific region, Your Honor. Doon sa inyong conference sa Fiji, nandun din yung high-ranking defense official, di ba? Nandito sa report eh. Narinig niya yung kwento mo sa ginagawa nila sa atin, lalong-lalo na yung pangbubuli nila pag nagre-resupply tayo doon sa ating BRB Sierra Madre. General, alam ng China, nagpapakaingat-ingat talaga sila na huwag nilang tamaan yung ating Philippine Navy because they know that that will trigger the operation of our mutual defense treaty. So, magkakasya na lang tayo doon sa binubuli-buli tayo ng mga yan. How much do you think will be the amount of humiliation that we can still afford to take? General. Right now, Mr. Chair, Your Honor, we are now speaking up. In that conference that we had in Fiji, we were given the opportunity to present a briefing to all the participants. At doon po, yung title ng briefing natin is promoting a rules-based international order. So pinanggit po natin na talagang tayo bilang isang bansa, we adhere to the rules-based international order. In fact, we were one of the first signatories to the creation of the United Nations. And then later on dito sa ASEAN region, tayo, we were one of the first five who created that ASEAN. So, what was his reply? Well, ang pinapakita po natin doon is that we adhere to all of this. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwang ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa. At yan nga yung mga naging pahayag at naging balita dyan na kung saan nga patungkol nga siyempre sa ginagawa ng China na tila nga ba talagang ipagsaklaw at pananakop na ng buong West Philippine Sea. At dito nga yung ating mga senador talagang hindi na nakakapahayag dito at talagang patuloy nila itong tinututukan at iniimbestigahan na at patuloy na talagang itong nais nilang solusyonan ito. Kung saan yung isang official na si Broner nga, mga kabalita natin, nandito at tinatanungan ng ating mga congressman dyan na talagang dito nais nila talagang malaman yung kapasidad at syempre yung lakas at syempre yung ating hukbong sandatang lakas no sa pagbabantay nais nilang malaman kung anong klaseng mga hakbang o mga galaw ang ginagawa ng China dyan at syempre yung ginawa nilang bagong mapa ngayon at tila nga ba yung 9-dash line na punta sa 10-dash line na tumaabot na nga na dito na iniika pa rito kahit umabot pa nga rito ng 15-dash line tila nga ba hindi kikilalanin to ng Pilipinas at dapat lang na hindi talaga kilalanin to sapagkat isang malawakang pananakop na to ng China, mga kabalitan natin, na dapat talagang kumilos sa talagang ipaglaban to ng ating bansa, no? At dito nga talagang nangingilag din syempre yung China sa atin na talagang tayo bigyan ng pag-atake sapagkat nga gagalaw nga at gagalaw yung ating mutual defense treaty nga dyan sa ating mga kaalyado at talagang yung China maaaring madihado, mga kabalita natin, na talagang dito nga magsisimula ang hindi magandang tagpo na talagang yan ang kinakaayawan ng China dahil sigurado nga rin yung kanilang pagkaubos dyan lalo na sa karagatan na yan. Kumbaga sa ano ang Pilipinas lang ang hinihintay nilang maghudyat nito na kung saan tila nga ba gigil na rin syempre yung mga bansang nakatanaw o nakikita yung ginagawa sa ating pangaharas at pambubuli nga, mga kabalita natin. Subalit nga ang ating pinapairal pa rin yung diplomasya at yung mapayapang paraan no na kung saan itong China naman ay umaabuso at talagang gumagawa
ng mga hindi magandang hakbang patungkol nga dyan sa West Philippine Sea. At ito, umaabot na sa puntong kanila ng araw ito at may mapa na sila, nasakop nila. Ito nga 10 dash line nilang ginawa na kung saan ay napakalapit na sa Pilipinas, mga kabalita natin. Natila nga ba nais ng mauna ng China na ang kinin at sabihin na kanila itong West Philippine Sea. At syempre, hindi naman papayag ang ating bansa sapagkat ay napakalaki ng claim natin dyan at napakalaki ng sinasakop ng China na yan, na dapat na rin syempre siguro na talagang ipakita rin syempre yung pangil ng ating bansa nga upang itong China ay talagang tuluyang maglaylo sa kanilang mga pinagagawa, no, mga kabalita natin. Dahil nga talagang ilag na ilag din itong China na tayo kantiin nga, no, mga kabalita natin, na eto nga tila nga ba pinupuno ang ating bansa upang tayo ang unang gumalaw o umatake upang wala tayong maging laban, no, kung sakaling umatake sila pabalik. Ganyang katuso at kautak ang China kung saan tinitignan kung hanggang saan yung kapasidad ng ating pasensya dyan, mga kabalita natin. Na kung saan kung tayo ang unang gagawa ng hakbang, tila nga ba maaalanganin at madedehado tayo. Pero kung sila ang unang gagawa ng hakbang dyan, mga kabalita natin, malamang sa malamang ay may kalalagyan itong mga Chekwa o itong mga taga-China nga na patuloy na ng bubuli at nang haharas sa ating mga barko at sa ating mga sundalo dyan. At kayo na lang bahalang magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyong pagsubaybay at patuloy nyong pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Boss Balita TV. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yun, mga kabalita, ito muli ang inyong WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.